Walang kotse sa parking area ng church. At doon sa kabila mayroon. Siguro gamit-gamit ng school. Ah, sarap ng araw. Sarap ng umaga. Sarap ng walk. Kailangan lang may kasama na ako. Kunin ko kaya nga si Sari. Kaso takot eh. Yung kanyang English daw eh. Wala daw siya English eh. So, niisip kong kunin si Rudy Palmahil. Eh, kaso eh. Bagay, malakas pa naman si Rudy. Pero may iba pa. 65 na rin. Dapat mga kabataan. Bata pa. So, anyways. Ang discipline ko pa yung aking walking, yung diet ko, yung tulog ko. Tulog ko ang maayos eh. Kasi tulog ko, las 8:30 lang, las 9, tulog na ako. Tapos gigising, alas 10:30, tapos tulog na naman, las 11:30. Oras-oras nga yung gising ko. Pero nakakatulog din naman ako. Maayos naman maganda. So pagkagising ko na alas 5 umaga, yun, minsan eh, hindi na ako nakakatulog, naabutan na ako na alas 6. Alas 7:30 lang eh, nag-exercise na ako. Kaya, okay naman. God is good. Sa buhay, talagang may mga nag-undergo ng changes sa katawan. Sa lalo na kapag matanda na, kumbaga parang matanda na ang sasakyan. Eh, balita na ng mga pyesa, kumbaga. Kaya ang buhay ay talagang para sa mga kabataan habang kabataan ka eh. I-enjoy mo talaga yung buhay. Maganda yung teaching ni Minister Bong noong Sunday tungkol sa pagsamba sa Diyos, tungkol sa philosophy ng buhay ng tao, kung ano ba ang nauuna, ang Diyos ba o ang tao. At pinatutunayan niya na hindi ang Diyos ang nauuna, hindi ang tao. Sa Christian yun eh, Paul yun, sabihin nila ang Diyos ang nauuna. Pero religion lang yun. Ang katotohanan, ang concern ng Diyos.